Binders, papakita ko lang sa inyo yung malalakas na baby. Yung dalawang napapisa ko noong February. Na sila lang talaga yung malakas binders. Sila lang kasi yung nakapag-produce ng juice ng marami-rami. At syempre, ikakandal na rin natin ngayon. Itong dalawang inay na nandito binders, ayan. Nakita nyo ba sila? Ayan. Tira, ito siya mga kabind. Ayan yung isa. Nakita nyo mga kabind yung setup nga. Gaya may nakalukob siya dyan, container. Tapos naglalagay nga ako ng patubig mga kabayan kasi mahalaga. As in, minsan naubos nila yan lalo na pag mainit yung panahon. Kaya mga kabayan, mahalaga na may patubig kayo. Maliit lang siya ganyan oh. Papakita ko sa itsura mga kabayan. Ah. Maliit lang siya ganyan. Maliit lang mga siguro 6 inch. Yung taas niya. Tapos hindi ko alam kung gaano kalaki yan eh. Basta mga kabehind, ganyan. Tapos, yung ma-refill mo sa isang araw mga kabehind, okay na yan. Daily, kunwari nasa bahay ka naman daily or nasa work kapag araw. Yung pag-uwi mo, yung ma-refill mo, okay na yun mga kabehind. At least malinis din yung tubig. Yung isa, ganun din mga kabehind. Pasensya na kayo, may nagpaampun sa kanya. At huwag kayo, dyan tumatay yan. Dyan mga kabehind, dyan tumatay yan. Balian yung dalawang ampun mga kabehind. Dalawang ampon na sisiw ng manok. Siya mga kabayan, may ganun din siya. O, patubig. Nakikita nyo ba ito? Paano ka ba? Pakita sa inyo. Ayan mga kabayan. Ayan. Ayan. Patubig. Ganun din mga kabayan. Refill lang din yan daily. Magkapatid to binders. Kung matagal na kayo dito sa channel ko, medyo familiar na kayo sa dalawang to, na napapisa ko noong February 2. At doon nga sa thumbnail binders, sinabi ko na sila lang yung malakas kasi naka 30 plus eggs sila mga kabehind. At dahil naka 30 plus eggs sila, sisimulan natin i-candle mga kabehind. Teka lang ha. Ilan days na? Titingnan ko muna kung ilan days na sila naglilimlim para may background kayo kung ano itsura ng itlog after a days or a week. Check ko lang doon sa pinaka data ko. Yayamanin tayo mga kabehind, may lang tayong data para sa kanila. Alam nyo ba, binders, ito yung kalagan pag may data ka. Mayroon kang record kung kailan sila nag white tree hatch day, black and white in green container, naglimlim August 29. Nakita nyo ba, binders, ayun o? Nakita nyo, ayun o. Mga ano yan, sinusulat ko lahat yan. Sinusulat ko mga kabayan lahat ng kailangan kong matandaan, ganun. Kailangan kong magkaroon ng data or reference pag kailangan ko. Balik na tayo doon binders. So nakalagay doon yung nasa green na balde. August 29 siya naglimlim. Ang date natin ngayon mga kabayan ay August 12 29, halos 14 days. Halos 2 linggo na mga kabayan na naglilimlim to. Itong nasa green, 2 weeks na yung binders siya. 2 weeks na siyang naglilimlim. So kung August 29 itong nasa green, ito naman ay August 30. Halos magkasunod lang sila binders ng araw ng paglilimlim. Kaya kung may 31 yung August, tapos ang date natin ngayong gabi ay September 12, Sabado ng gabi mga kabehind. And siguro mayang sabi natin na sa 15 days or 14 days, papakita ko sa inyo itsura ng itlog after 15 days, kung ano itsura na ito. Pag kinandel, papakita sa inyo binders ha. Nakalimutan ko yung cellphone ko, kuhanin ko lang. Ngayong gabi din binders, aalamin natin kung ilan. Bali naka 34 eggs sila ang dalawa. Hindi ko alam kung ilan yung initlog ng isa doon, tsaka ilan yung isa. Kaya sabi ko marami kasi 34 para sa dalawang inahin. Sabihin mo ng isa 15, yung isa 19. Ang dami no, di ba? Malaking bagay yung binders. Hindi ko alam kung ano yung nagko-contribute doon eh. Baka dahil ako yung nag-alaga, ganun. Dahil na vitamins. Kaya mahalaga mga kapit mag-produce tayo ng good quality. Gawin na natin yung pagka-candle. Gamit pa rin to binders, yung paborito kong pang-candle ng ano, ng itlog. Simulan na natin. Para makita nyo yung itsura ng fertilized egg tsaka unfertilized egg. Sa totoo lang mga kabehind, nag-candle na ako neto nung kagabi yata. Papakita ko na lang ulit ni. Kung ano itsura na itong fertilized egg. Hindi ko alam bakit hindi ganun kaganda yung ano, pang-candle natin. Ay, buray. Turn on the light. Eh mga kabehind, ito nakita nyo may ugat siya yun.
Nakita nyo ba yan? Ah, ito ugat yung mga kabayan. Ayun, blood vessel yan. Dapat ingatan natin yung itlog kasi mahalagang paalala behinders. Sa pagkakandel, huwag natin masyadong iikot-ikot yung itlog. Ayun yung isa. Kasi ginawa ko yan, nag-unfertilize yung ibang itlog. Ito mga kabayan, meron din. Ayun, laki ng ugat. Ugatin, ayun mga kabayan. Laki ng ugat niya. Kita nyo ba yan? Tsaka ito. Doon na lang tayo. Sabi. Ayan. Ay mga kabayan, laki ng ugat na ito. Tingnan natin kung ilang fertilize dito. Mas marami yung pinalukob ko dito sa isa na ito mga kabayan. Dito sa nakabaldi na kulay green. Kaysa dito sa container. Ito mga kabayan, fertilized din. Pinaliwanag ko na rin ng karang behinders kung bakit kailangan nating silipin, ganun. Kailangan nating ilawan yung itlog ng baby. Ay! Ano to? Itlog ng manok to ah. Behinders, pinaligo na itlog ng manok dito. Teka, check ko lang kung itlog ng manok nga ba ito. Behinders, may itlog dito ng manok. Malata mo yung itlog ng manok. Bukod, i-check ko ulit ito kung itlog ng manok to kasi iba yung quality ng ano niya, shell. Tsaka yung haba niya iba kaysa sa mga itlog ng baby. Tsaka mas firm ang itlog ng baby. Yung itlog ng manok, hindi ganun ka-firm. Hindi siya ganun kakintab. Nakikita niyo ba ang nag-glow yung itlog ng baby? Gawin na natin mga kapin yung iba. Candle na natin. Bali mga kabayan, sa pagkakaalam ko, sa kinandal ko na nakaraang gabi kasi ito, hindi na natin gagawin eh, ganun na lang, mag-stop na tayo sa side na yon. Pinakita ko lang sa inyo yung itsura ng fertilized egg na ganito. Kinakagat niya ako, ayan oh, nangangagat siya. Mga kabayan, na ganito ang itsura ng fertilized egg yan. At pwede nyo gawin ito mga kabayan sa ika 2 weeks o 14 days. Saya ka na ha. Saya na, masaya na, nakakagat ka na. Masaya ka na, nakakagat ka na ha. Saya na, happy, nakakagat na. Gigil mo ako ha. Mga ka-behind, sa totoo lang, ang pagsisilip ng itlog, ang lakas mga gat na ito, nakakagigil. Gigil na gigil. Sampalin na kita, gusto mo? Ay mga kabayan, nagagalit na siya. Bali sa video mga kabayan ito, pa-share ko na dapat yung pagka-candel, pwede na sa ika 14 days, ganun. 2 weeks, pwede na behinders, or gusto nyo 10 days. Pag hindi talaga fertilized yung itlog mga kabayan, sinabi ko na rin yung sa nakarang video ko na pag hindi fertilized yung isang itlog, hindi siya maging fertilized. Dito mga kabayan, ang alam ko dito 17, ay hindi. 15 plus, parang ang setup mga kabayan dito yata, 15 yung fertilized egg, dito 13. O mga kabayan, tama. Dito yung ito na to. Ito naman behinders, naglimlim to nung August 30. Medyo nalit siya ng isang araw kasi nangitlog pa siya nung time na yon. Bali ito, 15 fertilized egg. And 34 mga kabayan, 34 lahat ng initlog nila. Bali, 6 yung nawala, 2 unfertilized egg, tsaka 4 nabasag. Kasi mga kabayan, kung bakit nabasag, kasi diba ang anyan, pag kumakain, nagpapakain ako, dati hinahatak ko sila dyan sa loob ng pugad nila. Tapos ayun, minsan nasa paanan pa nila yung itlog or yung paa kasi nila binders, nakalubog. Papakita ko itsura ng paa nakalubog ah. Walang kagatan na friend. Ay, ito. Ay, nakapatong ito mga kabayan. Sorry, nakapatong siya eh. Tingnan natin itong isa na mahilig mga agat. Pinagkakagat ako kanina. Sampalin ko to. Tulad yung mga kabayan nyo, nakalubog yung paa nila. Ayun yung sinasabi ko, nakalubog yung paa nila binder sa itlog. Ngayon, pag hinata ko sila, natatangay ng paa nila yung itlog. Nagkakabasag, nagkauntugan, ganun. Ang ending, nabasag. Hindi na po magkakaroon ng sisiw yung mga kabayan, maniwala. Kahit hindi, yung mga itlog na may basag ay mabubukok lang yung binders kasi masyadong magpipenetrate yung init doon. Pagkatapos, yung oxygen,
Basta mga kabihain, di ko na kaya, di ko kayang ipaliwanag ng as in sobrang, sobrang explain. Pero ang masasabi ko lang mga kabihain, pagbasag ng itlog, huwag nyo nang palimliman. Sayang lang kasi yung space na kakainin nun. Bali, ayun mga kabihain, 34, yung anim na wala kasi dalawang unfertilized, apat na basag. So ito meron siyang 15 na fertilized egg, may itlog data ng manok na nakahalo dito isa. Di ko alam bukas, i-check ko na lang ulit yan. Tapos dito mga kabihain, ganyan. Para sa akin mahalaga na yung setup mga kabihain ay naiiba. Kaya minsan maganda rin na natututo tayo sa sinasabi ng iba ganun. Sa karanasan ng ibang tao, sa pag-alaga ng baby, hindi lang sa akin, behind their sa. Ako din natututo ako sa iba. Natututo ako sa karanasan ko, natututo ako sa karanasan ng ibang tao, ganun. Sa impormasyon na binibigay ng ibang tao mga kabihain, kaya ayun, na-share ko rin minsan sa inyo. Ayun mga kabihain, yung setup ko ngayon ay ganyan. Tapos pag hindi ko na sila pinipilit na ilabas sa pugad nila, kasi ang hassle lang, ang ginagawa ko, hinayaan ko lumabas sila ng kusa para dahan-dahan silang umalis sa pugad nila. At hindi na sila makabasag pa ng itlog mga kabihain, sayang kasi. Tapos, bali mga kabihain, kung mapipisain, maging matagumpay, makagkakaroon ako ng 28 na sisiw na halos sabay mapipisa, mga isang araw lang ang pagitan. So, isipin na 28 piraso. Ang plano naman talaga mga kabihain ay ibebenta. Hindi ako nagpaplano na mag-alaga ng 28 piraso. Ang dami po nun para sa espasyo na meron ako mga kabihain. Sobrang liit lang ng espasyo ko. Alam nyo yan. So, ayun, ganyan yung lipat pugad. Hindi ko alam kung napanood yung mga kabihain ng karaan na nagawa ko ng lipat pugad. Kasi dalawa sila ng itlog dyan. Ginawa ko ng lipat pugad ako. Ito yung nilipat ko siya. Siya yung huling ng itlog, to siya nilipat ko dyan. Medyo challenge, pero ngayon mga kabayan, kung makikita mo naman, napaka-comfortable niya, oh. Tapos pit na pit sa kanya yung pugad, parang ang galing. Maganda ba? Maganda yung pugad mo? Approve ba? Approve? Approve ba? Approve? Approve ba maganda yung pugad mo? Sabi mo approve. Sabi mo okay. Ay mga kabayan. Tapos yung, di ko alam kung napanood during binders, yung ginamit ko dyan na beddings ay karton, which is easily available sa ating lahat na nakatira sa syudad or sa Manila. Ako medyo palusun pa ako mga kabihind. Ay, tawag doon pa probinsya pa yung dating ng lugar ko. Pero hindi ganun ka probinsya kasi nga semi ano na siya, semi developed na rin. At ay mga kabayan, karton, easily available yan. Tapos yung sa baba niyang buhangin o lupa. Pero kayo, kung marami kayong karton, pwedeng karton-karton, tapos wala kayong buhangin, karton-karton, puro karton yung gamitin yung beddings, okay lang naman, walang problema doon. Dito naman mga kabayan, tela. Kaya titingnan natin yung hatch din eh. Kasi dalawang setup to mga kabayan. Ito, tela. Ayun o. Tela mga kabayan, tela yung ginamit ko dyan. Ewan ko ba sa dalawang to? Ito feeling, mabuti na lang ka mga kabihin mabait to ah. Pero feeling ko nakakaabala siya dito sa naglilimlim na manok. Kasi ayun o, nakikishare sila ng espasyo and nagtatay pa sila dyan. Paano lang ibang itlog na hindi malilimliman o? Oh. Lad na ito. Ah, aray! Ang ilig mga gat na ito. Ang sasakit mga gat ng mga to, nakakagigil lang. Eh mga kabihain, okay na yan. Nabigyan ko na kayo ng update. Wala tayo masyadong pag-usapan behinders. Sana na sa okay kayong kalagayan ngayon and nag-enjoy kayo sa mga video natin. Sana lang. Gagawa pa ako ng other video mga kabihain na mas maging okay. Nung nakaraan kasi medyo wali yung mga video ko. Kaya ayun, see you ulit sa ano. Kita-kita ulit sa next video ko behinders sa Martes. See you mga kabihain and bye-bye. Don't forget to follow me here at my Facebook page. Dahil malapit ko ng ibenta yung mga napapisa ko nung August 24 ba? Oo mga kabayan, nung napapis ako nung August 24, malapit na sila maging on sale. Kaya see you guys. See you na lang talaga. Doon lang kayo mag-message kung kailangan nyo ng mga stock. Maraming lalaki mga kabayan ang maibibenta ko nun. Kasi halos 8 piraso ang lalaki. Tapos 4 lang yung babae. Ay mga kabayan, tapos na tayo. Sana, ayun lang. Ganun lang kaisi mga kabayan yung pag-alam. Tsaka, gusto ko lang talaga sabihin sa inyo na, ayan, naka 34 silang itlog. Silang dalawa masipag, di ko alam kung paano ko, saan ko ibabase yun, paano ko sasabihin na kaya ganito yung naging itlog nila kasi ganito yung ginawa ko or dahil ganito ang pids na to or dahil ganito yung ganito. Di ko alam mga kabayan, mahirap ma-explain pero sana makagkaroon din kayo ng mga baby na masipag mangitlog, masipag magpisa at masipag mag-alaga at mabait na inahin mga kabayan. And thanks for watching binders and bye-bye. Thanks for watching.